Hello po, good morning po. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po, ipapaliwanag ko po kung paano po ito i-assemble. Ito, yan. Paliwanag ko po. Pero bago po tayo magpatuloy, mga boss, mga sir, shout out sa mga taga ayan, taga Cambodia, ayan, Morocco, India, Indonesia, Vietnam, Brazil, Pakistan, Nepal, Bangladesh. Shout out to all of you there, sir, ma'am, who watching my video. Okay. Yan yung mga tagapanood ng aking video, mga sir, sa ibang bansa. Shout out na rin sa inyo, mga idol, mga baguhan o ano. Ito ay papaliwanag ko. Gagawa ko muna ng core. Ayan o. Yung magnet core. Yung palaman na bakal. Pwedeng plehe o rayos ng payong, rayos ng motor, o rayos ng bisikleta para mas payat. Kasi matataba sir yung ano, yung rayos ng motor. Nasubukan ko yung ganun, nag-overheat. Ewan ko lang, baka palpak lang yung ginawa ko kaya nag-overheat. Ayoko gumamit ng mga matataba na rayos. Yung rayos ng payong na maliliit, na solid, yung round, yung bilog. Ito mga sir, ang sukat nito, itong kabuuan na ito, 14 cm, ayan o, core long, ayan, mula sa dulong hanggang dyan. Yung lapad naman sir, ng ano, lalatagan mo lang wire, mula dito, hanggang dito, ayan, 11.5 cm. Ayan. Magmula doon hanggang dyan, 11.5 cm. Ititira mo yung ano ba ito? Titira mo yung 1.5 ito, ayan o, sa dulo. 1.5 yan. Para sa kahoy, sa box. Nakareserba para sa box. Yun din dulo nito, yan. 1.5 cm. Ayan. Ngayon yung taba, 2.6 cm. Ayan. Yung taba ng ano, taba ng magnetic core. Ayan sir, tapos tayo dyan, no? Dito naman sa itong mga ano ba ito? Yung number or ano ng sukat ng ano, magnet. Sukat ng magnet wire. Ayan, ito. Ayan o. Sukat ng magnet wire. Ang sukat sir ng magnet wire na gagamitin ay nayan. Number 16 magnet wire. Apat na patong. 4 layer, 1/2 kilo, 500 grams, yan, yung primary, mga sir, yun, ito na, yung primary, yung secondary naman, ito mga sir, yan, secondary. Ang secondary mo, 400 grams. Yan o. Gauge 22. Ay mga sir. 400 grams, gauge 22. Limang patong yan, limang patong. Ito. Ang output niyan sir ay 3 power output. Tatlo ang ano niyan, ang out.
out ng ano niya, ito ba ang output ba? Tatlo. May 100 volts, may 130 volts at 270 volts. Ayan. Okay, sir, umpisan natin ng paggawa. No? Ito. Yung primary, ang unang dulo. Temis 2, naka temis 1 lang dapat. 1. Out 5. 3 para na. Ayan. Ito, sir. Ipulupot mo. Ito yung ano mo eh. Nagawa mo na ito. Nagawa mo na yan. Yung unang layer, primary, ipulupot mo sa magnet core. Ayan. Itong unang dulo, sir, nito, sa poste, sa tornilyo, yung unang dulo ng primary. Ayan. Apat na patong. Pag natapos mo yung apat na patong, itong dulo, positive ang connection sa baterya. Gagawaan mo na lang ng switch yan sa positive battery. Yan, ito na yung ano niya, sukat niya, 16, gauge 16 ito, gauge 16 magnet wire, apat na layer, 500 grams. Okay, okay na yan. Punta tayo sa secondary. Ito, medyo mahirap ito, sir, unawain nyo nang mabuti. Yung secondary mo, yung unang layer, yung unang-una, secondary, gauge 22, 5 layer, 400 grams yon. Yung gauge 22 mo, unahin mo lang i-rewind. I-rewind mo na dyan sa buo na yan. Secondary, i-rewind mo. Itong gauge 22, kailangan yan apat na patong. Ayun. Okay. Pag natapos mo na yun, sir, yung apat na patong na gauge 22, idugtong mo yung gauge 24. Ayan. Dito mo yan idudugtong, sir, yan. Magkasama joint. Kaya may nakasulat na joint yan. Magkadugtong yan. Sa dulo. Nakalabas yung dulo, sir. Huwag kayong magdudugtong sa loob ng core. Sa coil. Sa labas ang dugtong. Nakalabas. Idudugtong mo, sir, yung gauge 24. Ayan. Ngayon, ikot mo uli. I-rewind mo uli yon. Ipapatong mo dyan sa naunang gauge 22. Hanggang maging tatlong patong. Ayan. Sir, yung dulo ng ano, yung dulo ng idinugtong mo na gauge 24, ito. Yung dinugtong mo dito, diyan. Net na yan, sir. Out. Nakadugtong ka dito eh. Tapos yung gauge 22 naman na pinulupot mo yung unang-una, rad. Yung unang dulo niya, sir, rad. Yung unang 22, rad ang koneksyon. Ayan o, may nakalagay. Rad. Yung una, ito, una. Ayan. Ayan yung gauge. Ayan, dito. Rad ang koneksyon nun, sir. Ito, dahil nagdugtong ka dito ng gauge 24, dito sa dulo na ito, ganun. Tatlong patong, net. Okay, sir. Ito. Yung unang dulo, rad. Yung idinugtong mo, ang dulong-dulo niya, net. Yan ang power na number 3, mga idol. Ayan. Ito. Yan. Kasi, ito, itong 22, limang patong. Ngayon, itong gauge 24 na idinugtong mo dito, limang patong, lima, ilan ba, asan na ba? 4 layer, 3 layer, tatlong layer yung dinugtong mong 24, tatlong patong. Kaya, 5,
5 yung una plus 3 8 bali 8 kasi yan, pag ganun ang connection mo, ito yung rod, ito yung net, ginagamit mo lahat yan. Yung unang rewind na 5 plus yung pangalawang rewind na 3, ginagamit mo lahat yan kung ganun. Nakakabit ka dun ng rod at saka dito sa dula niya net. Ginagamit mo lahat yan, buong buo na yan, nang nakarewind na yan. 5 layer. Bali, 8 na yan. Magiging 8 na yan kasi 5 saka 3. 5, 6, 7, 8. Oh, yun. Naging 8. 8 yung ginagamit mo. Kaya naging number 3 ang power output niya. Ngayon, sa power number 2 dito, sa 130 volts AC, yung pangalawang ito, itong dulo niya na nauna, ito, gauge 22, 5 patong yan. Kakabit ka dito ng tornilyo. Dito ka kukuha ng net. Net naman dito. Kung tornilyo dito, ilagay talay ng tornilyo. Tornilyo. Nakakabit yan doon. Magiging rod yung isang dulo, tapos yung ito, yan, nakakabit ka doon, isang tornilyo, 5, bali 5 layer yung ginagamit mo, yan, kaya ang power niya, number 2, kasi bali 5 yung ginagamit mo, yan, ayan o, ganun. Tornilyo dito, tornilyo, dito ka, net. Kasi rad yung dulo eh, ayun o. Yung 5 patong. Rad yung dulo. Pagdating dito, nagtornilyo ka dito, kinabit mo dito, net. Tagay natin, net. Ayan. Sending. Bullpen ko na, wala pa yung bullpen ko. Ayun, sir, number 2. Power number 2, output number 2 na tayo. Doon naman sa power, power 1, 100 volts, mas mababa ang voltahe. Ito, yung pangalawang secondary mo na 3 patong. Ito. Magkabukod ito, sir, yan. Nakatornilyo yan. Itong, yan, yung arrow na yan, kailangan may sariling tornilyo yan. Ito, may sariling tornilyo din. Kasi net, net. Itong dinugtong mo na gauge 23, ayan, yung unang dulo net, inikot-ikot mo dyan, ayan, pinatong mo dyan sa nauna. Pero, 3 patong lang siya, 3 layer lang siya. Ayan. Dahil dito, joint, may tornilyo na nga, magkasama na yan. Number 1, power number 1, ayan o, output, yan ang output niya, number 1. Kasi ang ginagamit mo lang na rewind, 3, ayan, 3 patong lang, kaya naging number 1, number 1 yung connection niya, power number 1, ayan. Ayun sir, ang ano niyan, ang connection. Ito sir, yung sa huli na, ito na tayo, dito na tayo sa contact point. Ayan. Ito yung vibrator pang taas. Vibrator pang baba. Yung capacitor sir, ito. Ayan. Ang capacitor mo isang wire sa isang poste, yung isang wire sa isang poste. Kahit magkabalibaliktad yan sir, yung capacitor na yan. Ito naman condenser capacitor na to, ganun din. Nakakonect yung negative mo doon, yung katawan. Nakakonect doon yung positive mo.
yung tuktok, ito itong tuktok, itong wire na ito na pinagsama-sama na connect doon. Kahit balibaliktad din niyan, sir. Pwede mong ikabit kahit nagkabalibaliktad. Oh, ayan sir, oh ayun. Yung mga sinabi ko ditong magnet core gawa sa rayos ng payong na maliit, bilog, capacitor condenser. Ayan. Ayan sir. Dito sir, medyo mahirap ito. Itong ano na ito, ito. Pero kayang-kaya niyo yan, sir. Kayang-kaya yan. Tandaan niyo lang, basta wala rin naman pinagkaiba sa mga isang net at rod lang yung dating ginagawa natin. Walang pinagkaiba. Nagdugtong ka lang dito. Ayan, oh. Nag-rewind ka ng primary, ganun, o gauge 22, o ayan. Dulo. Tinghuling dulo niya, nandito. O. Mag-rewind ka ng gauge 24, idugtong mo dito. O ayan, i-rewind mo ulit, tatlong patong. Madali lang, yung dulo, net. Pwedeng rod, pwedeng net, kahit magkabalibaliktad. Dito, sir, yan. Madali lang yan. Oh, kayang-kaya niyo yan, mga sir. Message niyo lang ako, sir, kung halimbawa hindi niyo maintindihan. Papaliwanag ko sa inyo yan. Basta ito, wala na itong mga connect ito, sir. Itong mga ano niyo ito, mga secondary niyo. Hindi na kayo magkoconnect dito sa ano, poste ng vibrator. Hindi kaya doon. Oh, okay na yan. Pwede na niyong gamitin yan, sir, kahit ganyan. Walang connection yan. Kasi itong core, meron na itong primary. Oo, tama. May primary na ito. Nagkakaroon ng magnet ito. Ngayon, itong rewind nyo, nakakakuha na ng magnet dito sa core. Kaya nagkakaroon na rin ito ng kuryente. Kahit wala kayong connection dyan. Wala kayong connection, walang connect sa battery. Obligado magkakaroon ng kuryente yan, sir. Yan, mga rewind na yan. Oh. Halimbawa, sir, gusto mo jumper. Magja-jumper ka. Pwede naman itong dulo na ito, dito itong joint na ito. I-connect mo doon. Yun yan. Pero huwag mong i-connect, sir, kasi delikado nga yan yung ganyan. Delikadong ano yan, pang-oriente, nagkakaroon ng ground, mag-ground ka. Tumatakbo sa switch, rod, at net ang kuryente pag umaandar yung aparato. Sir. Okay. Ito sir yung ano niya, yung connection ng ano. Yan, di ba ito yung connection niya, yung primary. Oh. Positive. Positive yung una mong rewind. Oh. Ito, magiging negative ito, battery. Yun. Negative. Battery. Ayan. Ayan, sir. Negative battery ito. Yung poste na yan. Walang kaugnayan dito yan sa dito nakakabit doon ito, itong primary. Solo lang yan. Basta positive battery yung huling dulo doon ka sa poste o yun. Yung tornilyo. Yan. Ito yung negative mo battery. Connection. Yan. Malakas ito sir, subok na ito. Pang tilapia talaga ito, pang kuridas, kahit na anong klaseng isda ng tabang pa yan. Huwag lang sa alat. Kasi ito sir, yung mga ganito na diplatino, sinubukan ko na ito sa alat. Hindi gumagana. Parang shortage siya. Kahit anong gawin mo, huwag mo lang hawakan yung bakal pag sa alat. Hindi talaga tumatalab. Parang idinikit mo sa dinirek mo na idinikit sa ano sa ano ba ito sa bakal.
Ito naman, sir, pag nag-rewind ka, hindi mo maintindihan, ano. Halimbawa, hindi mo maintindihan. Yan, pag-rewind na yan. Ito, itong dulo, itong kabitan. Pero maintindihan yan, sir, ayan, no? O, i-rewind mo lang na ganun. O, yung dulo, isa, o, ayan. Yung limang patong, halimbawa, ayan yung dulo. O, ayan yung dulo ng limang patong. O, mag-rewind ka uli. Mag-rewind ka uli. Ito na yung, ito na yung dulo ng limang patong. Halimbawa, nag-rewind ka uli. O, ito na yung dulo uli ng, ano, huling dulo ng gauge 23. O, idudugtong mo lang na gano'n yan. O, pag naidugtong mo yan, ilagay mo sa tornilyo. Tornilyo yan. Output na rin yan. Ganun lang, sir. Madali lang. Huwag kayong mag-alala kasi gagabayan ko kayo, sir, sa ano. Sa paggawa nyo. Kung halimbawa gumawa kayo, message nyo lang. Mag-message kayo. Tuturo ko yan. Kung malapit naman kayo, kung pwede, kapwede ko kayong puntahan. Kung dito-dito lang kayo sa gawing Bulacan o San Miguel, ganyan. Pwede ko kayong puntahan, sir. Diyan, halimbawa sa Batangas, sa Laguna, yan, dito sa San Mateo, Antipolo, yan, pwede ko kayong puntahan diyan, sir. Kasi, hindi naman ako lugi pagka ako pupunta diyan kasi tuloy mangingisda tayo at magpipiknik na rin tayo, di ba mga sir? So, okay mga sir. Maraming salamat. Shout out uli mga sir. Ito yung mga viewers ko sa taga mga viewers ko diyan sa ibang bansa yan, no. Yan. Cambodia, Morocco, India, Indonesia, Vietnam, Brazil, Pakistan, Nepal, Bangladesh. Ayan yung mga nanonood na mga YouTube ko, mga sir. Oh, shout out sa mga yan. Mga taga Brazil, Pakistan, Nepal, Vietnam, Indonesia, India, Morocco, Cambodia. Okay. Maraming salamat po, mga sir. Welcome po to my channel, my YouTube channel. Subscribes and like, mga idol. Dito ang studio ko. Ang ganda ng pagka-arrange ng studio ko. Ayan, mga dahon-dahon. Subscribes and like, mga sir, sa YouTube channel ko para laging updated kayo sa mga videong ginagawa ko sa DIY. Pagtuturo kung paano gumawa ng diplatino na panghuli ng isda. Ayan. Bye-bye, mga sir. God bless you. Bye-bye.